Ang manifesto signing ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At Congressman Luis Raymond Villafuerte ng National Unity Party. Ang manifestong ito ay simbolo ng ating sama-samang paninindigan at pagkakaisa tungo sa mas maunlad, mas matatag at mas makataong bansa. Ang bawat pirma ay sumasailalim sa ating pangarap na pag-isahin ang lahat para sa isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umasenso at magtagumpay. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po! His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Distinguished leaders of our Alyansa para sa Bagong Pilipinas at mga kapwa kong lingkod bayan. Friends, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. It is with great pride and honor that I stand before you today as we gather for a significant milestone in our country's history, the convention of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Today marks the reaffirmation of our collective commitment to the vision set forth by our President Ferdinand R. Marcos Jr., a vision anchored on stability, unity, and prosperity for all Filipinos. Our alliance is built on a solid foundation of service to the people, and we are united by a shared purpose to uplift the lives of every Filipino, to create a future where our country thrives, and to ensure that no one is left behind. When we look back at the challenges our nation has faced, it becomes clear why unity is crucial. Each of our parties, whether it be Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CND, the National People's Coalition, and the National Lista Party, or the National Unity Party, represents different perspectives, histories, and stories. But today, we come together not as separate groups, but as one force for the people. We stand united because we know that in unity, we find the power to turn our dreams into reality. Under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have already seen the beginnings of real progress. We have witnessed a government that works tirelessly to uplift our economy, secure our future, and restore the hope of every Filipino family. But we all know that the journey doesn't end here. In fact, it is just the beginning. The future we seek is within our reach, but it will require each of us working hand in hand with passion and dedication to bring that future to life. Our alliance proves that despite our differences, we share the same goal: to build a nation where every Filipino can live with dignity, where children can dream without limits, and where the most vulnerable among us are never forgotten. As we approach the 2025 national and local elections, we find ourselves at a pivotal juncture. The decisions we make today and in the months to come will shape the direction of our nation for the years to come. It is essential that we stand firm in our resolve
to support the programs and the legislative agenda of the Marcos administration. These initiatives have laid the foundation for economic recovery, poverty alleviation, and national security. I am thus confident that the candidates we support, the members of this alliance, and all of us here today will continue to embody the principles of integrity, accountability, and public service. These values will drive us forward as we serve the Filipino people. The challenge ahead are significant, but so is our determination. We have already witnessed the remarkable progress made under President Marcos Jr.'s leadership, and we know that with unity, collaboration, and a shared sense of purpose, we can achieve even more. As we sign the manifesto of the Alianza para sa Bagong Pilipinas today, let it serve as a reminder of responsibilities we carry. We are called to be champions of good governance, promoters of peace, and advocates of inclusive development. We have the noble duty of ensuring that the May 2025 elections reflect the true will of the people, conducted with honesty, orderliness, and transparency. In closing, let us pledge to work together as one. Let us remain steadfast in our commitment to our nation and to our people. Together, we will bring a stronger Philippines, a more resilient and united Philippines, a united nation where every Filipino can prosper, live in peace, and look to the future with hope and confidence. Maraming salamat po at mabuhay ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas! Maraming salamat po, House Speaker Romualdez. Maraming salamat sa ating Secretary na SAP, Secretary Anton Lagdameo. Magsiupo po tayo. Allow me to greet the distinguished guests that we have here today and members of the different parties, Senate President Chiza Escudero, the other members, all honorable members of the Senate, House Speaker and Lakas CMD President Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, the political party leaders of the Partido Federal ng Pilipinas, Govjun Tamayo, Nacionalista People's Coalition, Secretary Mark Leandro Mendoza, Nacionalista Party, Senator Mark Villar, National Unity Party, Representative El Rey Villafuerte Jr., the honorable members of the Cabinet, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi pangkaraniwan ang pagtitipon ngayon dahil ito ay pagkakataon para ipakita natin ang kahalagahan ng pagsasama-sama at ng pagkakaisa para sa kaunlaran, para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan nating lahat. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit, kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inambayan, na ikakampanya ang isang programang pangkaunlaran na walang naiiwanan, na pagsasamahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Titindig para sa interes ng bayan at sa kapakanan at karapatan ng bawat isang Pilipino. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito
ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Kaya naman, mga kababayan, ang mga sumusunod na individual ay kilala natin sa sila, sa kanilang kasanayan at sa kanilang serbisyo publiko. Ang una sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Secretary Benhur Abalos. Ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso. Wala sa pulyeto ang pruweba ng kanyang kagalingan na sa lungsod na mahusay niyang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na, dapat better. Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kumpanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Ito naman ay isang officer and a gentleman. Natapat at buong tapang na naglingkod ng lampas limang dekada sa taong bayan. Ano man ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa motto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA. Ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. Sanay ring mamabatas ang susunod sa ating lineup. Nahasa bilang vice gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay siya nang yatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aimee. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang Aimee solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Aimee Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Tanyag hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo. Ang susunod natin ay ang ating pambansang Kamao na nagpamalas ng galing bilang mambabatas. Mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Vice Gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador,
talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay. Mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maaliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Ito naman ang Big Brother na iyong masasandalan. Naging mayor ng Tagaytay, puno ng MMDA, ay ngayon naman ay senador. Mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nangihilbihan bilang kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso. Mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo Kakampi ng Inaapi. Ngayon, ang aking 12 na sahanay ng pamalas ng husay sa pamumuno. Hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama nagbubuklod, mas mapapadaling matupad ang ating mga adikain para sa isang mas magandang bukas. Nasabi ko na rin dati na marami tayong sanay at hasa sa serbisyong publiko. Hindi na po ito bago sa atin. Wala po sa ating hanay. Walo po sa ating hanay ay veterano na senador, Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto at Tolentino. Pito ang may karanasan sa Kongreso, Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo at Villar. 5 ang nahasa sa lokal na pamahalaan, si Aimee sa Ilocos Norte, Lapid sa Pampanga, Revilla Cavite, Binay sa Makati, Tolentino ng Tagaytay, Tito Sen bilang mayor, Vice Mayor ng Quezon City. 4 din sa kanila ay nagsilbi bilang miyembro ng kabinete. Abalos sa DILG, Tulfo sa DSWD, Lacson ng Yolanda Rehabilitation Commission, Tolentino sa MMDA. Pagdating naman sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao, Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Gensan. At si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Bukod pa ron, ang unang Vicente Soto ay naging senador ay taga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee ay 100% Waray. At ang 3 malalaking rehiyon ng gitnang Luzon, Kamaynilaan at Timog, Katagalugan ay may boses sa ating kupunan. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Alliance.
Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo at ang ating 11 senatorial candidates para sa isang taas kamay photo. Isang taas kamay photo mula sa ating Pangulo at ang ating mga kandidato. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang photo opportunity. Una, inaanyayahan po natin ang Partido Federal ng Pilipinas officials na magtungo sa ating entablado. At ang Lakas Christian Muslim Democrats officials, maghanda na po. At the count of three, 1, 2, 3. Salamat po. Ang Lakas Christian Muslim Democrats officials, maaari na po kayong umakyat sa ating entablado. At sa lahat po ng ating mga kasamang nagpa-picture, nag-photo opportunity, ang ating mga kasama from PFP, maaari na po tayong bumaba ng ating entablado. Exit left po tayo mga kasama. Ngayon po, Lakas Christian Muslim Democrats officials, maaari na po tayong umakyat ng entablado. Muli po, tinatawagan natin ang mga opisyal ng Lakas Christian Muslim Democrats. Maaari na pong umakyat sa entablado.